Mga ka-idol, may bagong balita tayo dito. Pag-usapan natin ang mga video na ito. AFP modernization budget ng 2023 ay tumaas. At ano pa ang dinagdagan dito? Filipino Anos Research Manufacturing ay nag-post sa kanilang 4x4 vehicle. Alamin ang detalye nito. Armed Forces of the Philippines ay nag-mention sila daw na interesado sila sa mga HIMARS Rocket Artillery System. Alamin ang detalye nito. Pag-usapan natin ang video na ito. Pero bago pa tayo magsimula sa video na ito, ay huwag kalimutan na i-like ang video na ito at subscribe na kayo. Kung wala pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ay subscribe na kayo para lumaki ang ating West Philippines community. At huwag kalimutan na comment kayo sa inyong mga opinion dahil ang inyong opinion ay importante sa video na ito at sa AFP Modernization Program. At kung sino naman gusto mag-display sa kanilang negosyo sa ating video, ay message lang kayo sa West Philippines Ad Services. At libre pa ito ngayon mga ka-idol. So anong hinintay nyo? Click nyo na. Ang link ay nasa description below. Anong hinintay nyo? Click nyo na. At magsimula na tayo sa video na ito. Breaking news, ang AFP modernization budget ay pinataas ang budget na may budget na ito na 45 billion pesos para sa program ng Revised Armed Forces of the Philippines, program man or unprogrammed funds nito. Ang sabi pa daw ay ang 27.5 billion pesos ay para sa program appropriation at ang 17.5 billion pesos ay para naman sa unprogrammed appropriation, sabi ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa isang balita na na-release noong Linggo. Sabi daw ay napasubo sila na pataasin ang budget ng modernization program dahil hindi lang ito sa batas, kung hindi ay dahil na rin sa mga Chinese Navy na paparating sa mga Pag-asa Island, sabi ni Pimentel. Ang budget para sa multi-role fighter aircraft ay posible ito makakuha sa unprogrammed funds. Subay posible ito basahin ang kontrata para sa multi-role fighter aircraft gayong taon. Sa budget naman para sa program funds ay posible ito magamit para sa multi-year obligation para sa proyekto na napirma noong nakaraan na taon naggaling sa December 2021 hanggang June 2022 na pinirmahan ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang DND ay nakapirma na ito na nagkakahalaga ng 109 billion pesos para sa mga proyekto na kasali dito ang dalawang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft corvette para sa Korea's Hyundai Heavy Industry Company Limited na nagkakahalaga ito ng 28 billion pesos. Kasali din dito ang 18.9 billion pesos na nagkakahalaga para sa tatlong shore-based supersonic ramjet missile battery ng India Brahmos Aerospace at 32 billion pesos na halaga para sa 32 Black Hawk helicopter ng PZL Bilek. At ang last but not least ay ang nagkakahalaga na 30 billion pesos na 6 ka long-range offshore patrol vessel ng Hyundai. Sa funds na ito ay posible nang safe na tayo sa modernization program at talagang patuloy-tuloy pa rin ito dahil ang suporta dito ay tuloy na tuloy pa rin dahil posible na ang mga pending projects katulad ng MRF na matagal na natin magharap na magkaroon dito ay posible na. Wow!
credible da ang ating debensa sa future kung tuloy-tuloy da ang modernization program ng AFP. Sa mga ibang balita naman, ang Filipino company na Anos Research Manufacturing ay nagpalabas sila ng larawan ng 4x4 armored vehicle na tinatawag itong Liberator na ready na ito sa production. Pero may pagtataka lang ay wala naman prototype ito pinakita. O baka sikreto lang prototype at gusto nila na sa unveil na ang ipakita ng produkto nila. Kung naalala nyo na ang Anos ay nag-cooperate ito sa Turkish company na Kukuruba Defense sa vehicle design na ang Research Anos ay nakabinipisyo sa kanilang design experience. At may pagtataka lang daw according sa Max Defense Philippines na ang sa concept art na ito ay may nakalagay na larawan ay hindi logo ng Anos kung hindi sa Philippine Government Arsenal. Ang Anos naman ay gusto nila makakuha ng kontrata sa Philippine Army's Light Tactical Vehicle Acquisition Project at ang Philippine Navy Marine Tactical Combat Vehicle Acquisition na ito ay kasali sa Horizon 2 Project sa Revised Armed Forces of the Philippines. Ang mga project na ito ay na-delayed pero may mga rumor daw na pinag-delay dito para mabigyan ng tsansa para sa mga local company na mag-catch up na makadevelop ng sariling armored vehicle. At ang huling balita natin mga ka-idol. Ang Armed Forces of the Philippines ay nag-mention ito na may interest sila sa HIMARS Rocket Artillery System na confirm ito sa sources ng Max Defense Philippines. Ito yung larawan na proof na may interest ang AFP sa HIMARS missile. According daw sa sources ng Max Defense Philippines, naggusto kuhain ang missile na ito ng AFP at DED. Pero ang problema lamang ay ang presyo nito, ay ang isyo na ito ang dahilan na maghanap sila ng mga mura kagaya ng Ilbit System Pulse at Hanwha K239 Chunmoo na hindi lang mura kung hindi ay hindi rin istrikto na magbenta ito sa Pilipinas. Pero ang HIMARS ay hindi pa ito nawala sa option dahil ang AFP at ang US ay gusto na magkaroon ng HIMARS para sa AFP na madaling paraan lamang. Kapag nakuha nito ay talaga good news na naman ito dahil hindi na tayo basta-basta bumulihin ng ibang bansa. At dito lang tayo magtatapos sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like button. At kung wala pa kayo nakasubscribe sa ating channel, ay subscribe na kayo para makajoin na kayo sa West Philhouse Community at lumaki na ito. At huwag kalimutan na comment kayo sa inyong opinion dahil ang inyong opinion ay importante sa video na ito at sa AFP Modernization Program. Hanggang sa susunod ulit, ito ang West Philhouse Military News.